Walang permanenteng classroom ang mga nasa grade 7 at 8 ng La Sala Elementary School. Sunod, sino pa yung wala? Di ba tatlo na lang kayo? Minsan, nakikigamit sila ng kwarto ng daycare center. Talagang malaki ang epekto kasi sa ngayon, lalo na yung junior high school, ini-integrate ko na ngayon sa La Sala Elementary School dahil walang luti na matatayuan ng school building ng junior high school. Kaya doon ko na lang ini-integrate yung dalawa. Ginagawa pa rin kasi ang dalawang kwartong nakalaan para sa mga estudyante. Nakatakda sanang matapos nitong Abril. Higit 2 milyong piso ang pondong inilaan dito ng Department of Education. Pwede lang matatapos yan sa buwan na to by June para magagamit ko yan. May mapapasokan naman ng junior high school. Para madali na ito. Minamadali na raw ng DPWH ang proyekto. Hiningi kami ng pasensya sa eskwelahan, sa mga estudyante dahil nga may mga pangyari talaga na hindi natin maiwasan, hindi natin makontrol. And the most would be in a month's time. Hopefully, we will not be encountering any more mga hitches sa weather or anything so that we can accomplish that yung target namin. Mabagal daw ang proyekto dahil ibinibiyahe ang materyales sa lugar. Yung sa delivery ng materyales paunti-unti kasi dahil sa location, dahil nasa isla. Oo. Tapos may kung minsan baka may mga yung sa labor naman, baka kung minsan nakakaproblema ta yung Pacquiao labor contractor kung minsan sa mga tao niya. May mga panahon kasi ma'am na kung minsan na hihinto ang trabaho dahil may ginagawa ang iba yung mga trabahante ng Pacquiao Labor Contractor. Ipinahihiram ng barangay ang multipurpose hall sa mga mag-aaral. Sige. Pero kapag may ibang gagamit nito, pinalilipat ang mga bata. Ang status ngayon ng junior high school, doon sila nagkaklase sa school stage at saka doon sa ilalim ng fine tree. Tuwing may training sila, may seminar sila sa barangay, wala kaming magagawa dahil gagamitin nila talaga. Well defined or not? Well defined. Hindi kami makatanggi, ma'am, kasi nagbigay sila ng kabuhayan ng tagibaryo. Pagkatapos, naghingi sila ng 3 araw na seminar. Talagang hindi kami makatanggi kasi kailangan min ng kabuhayan ng baryuhan. Kung tutuusin, sa 9 na school building ng paaralan, 5 ang galing sa DepEd. Ang isang silid-aralan ay inabandona na dahil sa malalaking bitak sa pader at poste. 3 naman ang ipinagawa ng Parents Teachers Association. Sinusuportahan naman daw ng lokal na pamahalaan ang paaralan. Sunumay kaduha! Oo, wala sumpay sa isa! 600,000 pesos ang pondo ng LGU para sa Del Carmen Education Governance noong 2014. Wala pa silang maibigay na datos para sa 2015 at 2016.
Halos 4 sa bawat 10 estudyante sa elementarya at high school ang tumigil sa pag-aaral noong 2015. Pero plano ng paaralan na kumpletohin ang junior at senior high school sa Barangay Caob. Ang concern ko na lang yung school building, yung lupa na luti na matatayuan ng junior high school at saka yung guro. Na siyempre, kung meron school building, merong mag-aaral, kung wala namang guro, paano na yan?